Yun mga kaergan, gandang gabi. Ito po si Loco Sir Granar PH. So, may mga nagtatanong kasi kung bakit daw hindi siya tumatama at pabago-bago daw yung zero ng scope niya. At saka meron din mga nagpupunta sa akin na nagpapaturo paano gamitin ng scope. Kaya naisipan ko na gawan na lang ng konting video para dito. So, marami pa palang gumagamit ng scope na hindi alam gamitin ng kanilang scope. At saka dapat alam mo kung anong klaseng scope yung ginagamit mo, kasi ang scope ay mayroong dalawang klase po yan. Mayroong SFP, second focal plane yun, at meron namang FFP, first focal plane na scope. So ito ang sample ng second focal plane na scope, mga kaerga. Bago pala tayo magpatuloy, nais ko munang sabihin yung mga parte ng scope. So ito po yung ocular lens, dito naman yung objective lens niya. Ito po yung tube niya. Yung tube nito is 25, yung iba 30, meron na rin 35 ngayon. So habang lumalaki yung tube, mas maliwanag yung scope. So ito yung mga clamps. Ganawa. Ito naman yung mga clamp niya, mga kaergan. So ito naman yung magnification o power niya. Ito naman yung mga turrets, windage turret, tsaka elevation turret, mga kaergan. Ito yung ina-adjust mo kung left yung tama or right, dito mo i-adjust. Taas baba naman, dito naman yung ina-adjust. Kung mataas yung tama, dito i-adjust. Ito naman, kasi ito ay illuminated switch. Ito naman yung pinaka-switch niya, mga kaergan. Pero yung iba, mayroon ganito, mayroon ding parallax dito. Kasi nga, yung ibang scope, nandito sa side yung parallax niya, mga kaergan. Ito naman yung klase ng scope na adjustable objective. Nasa harap yung pinaka-focus niya, yung parallax niya. Ito yung kinokorek, yung tamang parallax para mag-fix yung reticle niya, para makorek mo yung tamang parallax. Kasi ito AO, adjustable objective, kaya nasa harap. Pero yung iba nandito sa may side. So ito naman yung pinaka eyepiece niya, mga kaergan. So halimbawa kung malabo yung mata mo, hindi nabagay yung reticle sa iyong mga mata, malabo, dito mo ina-adjust yan para maging klaro yung reticle niya sa mata mo. Dito mo i-adjust, mga kaergan. Yan. So dito naman sa harap, dahil nga adjustable objective ito, dito mo naman ina-adjust kapag nasa 10 yards, 15 yards, 20 yards, ganun. Dito mo i-adjust. Dito mo kinokorek yung parallax niya. So yung iba dito sa side, kaso hindi siya side parallax ito, AO. So ang sinabi ko kanina na dalawang klase ang scope. So ang second focal plane at first focal plane, paano ba malalaman kung ito ay second focal plane na scope? Ang second focal plane po kasi ay naka-fix na yung reticle sa gitna, mga kaerga. Kapag tinitingnan mo na ganyan, kahit gamitin mo yung, ito pala yung pinaka-magnification niya, mga kaergan, o power niya. Dito, habang tumataas yung power niya, lumalaki yung nakikita mo dito, yung image, mga kaergan. So, yun.
Dito sila nagbabase yung power ng scope. So halimbawa ito ay 3 to 12 by 40. So ibig sabihin ang pinaka mababang power niya ay 3. So 12 ang dahil 12 naman ang pinaka maximum na power niya dito sa magnification niya, mga ka-ergan. So yung 40 naman na nakalagay, yung 40 ay dito sa objective lens. Ayan po. Kung gaano kalaki yung objective lens niya, 40. So 40 ito, mga ka-ergan. So ayun. Ngayon, yung mga iba pag gumamit sila ng scope, eh bakit daw nawawala siya sa zero? O parating naka-supply. Ganun yung reklamo nila. So, kasi hindi nila alam yung scope nila kung paano gamitin. Yung kasing ginagamit na lang scope, second focal plane na scope, eh ina-adjust nila yung magnification niya, mga ka-ergan. Halimbawa, pag may mas malayo siyang bibirahin, iniiba niya yung sinusum niya para lang siguro lumaki. Ay hindi po yan pwede dito sa second focal plane, mga ka-ergan. Baka adjust ka ng adjust kaya nagbabago-bago yung zero mo, kasi ina-adjust mo itong power niya kapag second focal plane. Hindi po pwede yung ganun, mga ka-ergan. Kaya dapat limbawa nung ginamit mong power, yung ginagamit mong power ay 5. Noong nag-zero ka, dapat laging naka 5 kapag second focal plane ang iyong scope. Kaya pag pinihit mo yan, magbabago talaga yung zero. Hindi katulad ng first focal plane. Oh, ito. Yung second focal plane, naka-fix yung reticle sa gitna. Yung reticle, yun yung makikita natin sa loob ng scope, yung crosshair niya, mga ka-ergan. Paano mo malalaman? Yung FFP naman, pag ginamit mo yung magnification niya, eh sumasama pati yung reticle. Kaya doon mo malalaman kung FFP yung scope mo o hindi. Yung FFP po ay, pag nag-zoom ka, o nag-magnification ka, lumilit yung reticle, sumasama doon sa image, mga ka-ergan. Yun po yun. So kahit gamitin mo yung magnification, yung power niya, kahit isum mo yan ng todo, hindi yan magbabago ang zero, kasi pati yung reticle niya sumasama. So yun mga ka-ergan. Ganun po yung gumamit ng scope. Kaya dapat alam mo kung ano yung gamit mo na scope, mga ka-ergan. Hindi yung basta na lang gumagamit ng hindi alam, mga ka-ergan. Dapat alam mo kung alin ang gamit mo, alam mo kung anong klase ng scope mo, mga ka-ergan. Yun kaya ka sumasablay siguro, dahil iniiba mo ito. Kahit second focal plane yung scope mo, eh iniiba mo yung set ng magnification mo, kaya nagbabago yung zero mo. Ganun po yun. Kaya pala hindi ako tumatama, sir, kasi ginagamit ko po yan eh, sabi nung isang air gunner. Hindi talaga tatama, magbabago, tsambahan na lang siguro kung matapat sa target, mga air gun, kapag iniiba-iba mo ito kapag second focal plane. So yung FFP, kahit iba-ibahin mo yan, ayan, kahit ibahin mo yan, eh sumasama kasi, kaya hindi nagbabago yung zero niya, mga ka-ergan. Eto, pag pinower mo yan, ang lalaki lang yung image, hindi yung reticle. Kaya pag lumaki yung image, magbabago yung tama niya, mga ka-ergan. So yun po yun. Kaya siguro hindi ka tumatama o sumasablay
pabago-bago yung zero, kasi iniiba mo ito kahit second focal plane naman yung scope mo. Yun po yun, mga kaergan. So yun lang, mga kaergan, para sa mga newbie, sana nakatulong ito kunting video natin.